ang realization mo ba nangyari lang nung nasa loob ka ng kulungan? Doon kami nagtaka na after almost 2 years, man, nakulong ka naman ng dahil sa droga. Well, ang masasabi ko lang dyan, napag-initan din naman ako. So, ibig sabihin, hindi ka naging ama sa anak mo? Wala akong banding na nabuo eh. There was na-chismis or manasulat na kaya may ganito ka na. Ay, dahil naku, nga dun sa, ano, explain mo nga. By nature ng tao talaga, judgmental lang, di ba? Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoyo. Sa araw nito, mga kaibigan, ay sana naman pong special na celebrity ang ating makakakwentuhan. He is known as the Adonis ng Philippine movie industry. Mga kaibigan, let's all welcome Julio Diaz! Kumusta na, July? It's been a long time. Yeah, ita Aster, yes. It's been a long time. Ito, buhay pa rin at sa awa ng Diyos. Siguro, matatakil natin yung buhay ko somehow doon sa masasabi nating malalim. Oo naman, sa mga pinagdaanan mo. Pinagdaanan, malalim yung pinagdaanan. Actually, ito yung isi-share niya sa inyo. Sino nga ba si Julio Diaz? Paano nga ba siya nagsimula? Nagsimula ako, panahon pa ni... Nahapon. Panahon pa ng hapon, no. Panahon pa nung magkaibigan pa kami ni Brillante Mendoza pa noon. Now is the award-winning director ng mga film festivals abroad, no? And then, pinakilala niya ako doon sa isang grupo na Sunday Artist sa pamumuno ni Edin Strella. Yes. And then from then on, 1984 pa yun eh. Unti-unti, pinakilala niya sa akin ang mundo ng industriyang pelikulang Pilipino. And then, naging pamilya na sa akin itong mundong ito afterwards. 1990s mo kakilala or kaibigan si Brillante Mendoza. Pero 1984, gumawa ka na ng pelikula. Yeah, Sinner or Saint, di ba? Kapartner mo doon si Claudia Sobel. Yeah. Kilala ko na si Edin Strella at that time. Mm-hmm. Si Noel Malyonga ang unang nag-cast sa akin doon sa... Nakita ko na nila, basta dumaan lang ako and then naka-all white ako. Wow. Kasi estudyante ako ng X-ray technician, so sa family clinic. And then tinanong nila ako kung gusto kong umarte. Sabi ko, di sige. Pero that time, kilala ko na rin sina Brillante Mendoza at Ed at the same time. Mm-hmm. Pinasok ka sa showbiz, pero hindi pa si Ed ang manager mo at that time. Yeah, hindi pa. Hindi pa siyang tumutulong-tulong sa'yo. Hindi pa. Okay. Estudyante pa rin siya noon eh. Hindi pa rin siya nagdidirect noon. Aspiring actor pa lang noon si Brillante noon. Ay, nag-actor ba? Nag-actor ba si Direk Brillante? Yes, ayan, hindi natin alam, di ba? Oo. Kaya kapala paborito ni Direk eh. Diba? Hindi, siguro dahil Apag, na rin siya. Apag, nando ka sa Apag. Yeah, diba? Sa Apag. Ayun yung sa Apag naman. Anong write on? Apag or Apag? Kasi Kapampangan, Hapag kainan dapat yes, yun. Yes, eh. Yes. So actually, tinatanggal nilang H eh, pagka ganun, Apag. Apag, so okay. Anyway, yung Apag kasi, kagagaling ko lang, kalalabas ko lang ng kulungan. Para man 2 weeks lang na kalalabas ko lang, biglang sinama na kagad ako ni Brillante. Kaya pagtatawa na nga nila ako nung ano, para bang, sabi ko nga eh, hindi pa ako nagpapahinga halos. Ano ba yun? Hindi mo ba nagpapahinga? 3 taon kalahati ka na nakakulong. Di ba pahinga sa iyo yun? I know, hindi yun may magandang pag-usapan. Pero experience mo ito. Facts of life. Bahagi na rin to ng buhay mo. Talon muna tayo dun sa pagkakakulong mo. Lessons learned. Palagay ko, talaga nga naman talagang ito na yung pagkakataon ko talagang natutunan ko na ang halaga ng buhay ay napaka-importante pala. Na ngayon ko lang na-realize na misa lang pala tayong naglalakad sa mundong ito. Dapat pala, ang puntahan pala natin ay isang magandang lugar kung saan tayo ay mapupuri bilang tao. Iyon ang hindi ko na-realize na all the while na sabak ako sa isang pangit na buhay. Pagpasensya na rin nyo at maririnig nyo na naging happy-go-lucky ako. Akala ko yun ang reality ng buhay. Magbubuhay tayo, nakakala natin, magpakasiya lang. Pero... hindi pala ganun ang totoong buhay. Ang totoong palang buhay yung may obligasyon sa Panginoon Diyos. Yun ang aking natutunan so far. All those years nasa loob ako, every day of my stays there, talagang sabi ko, Lord, sabi ko, manalo lang sana ako talaga,
magpapakatino na talaga ako ng todo-todo. Anyway, parang ang sabi nga niyang iba, si Julio naman kung kailan nagkaedad, saka naman nagpabaya sa sarili. Ang realization mo ba, nangyari lang nung nasa loob ka ng kulungan? Yeah, actually, nung nasa kulungan lang ako, dapat pala, sinunod ko kung ano dapat ang, ano yung binigay na biyaya sa akin ng Diyos. At ang biyaya na binigay sa akin ng Diyos, na-realize ko lang doon, nung nasa loob na ako, ay yung ang daming taong nangarap ng gantong klaseng buhay, gantong klaseng papuri ng isang profesyon, na pupurihin ka sa anumang bagay na magagawa mo, eh dapat pala, alam mo pala na may obligasyon ka sa buhay mo. Sa mismong buhay kong hawak na ibinigay sa akin biya, yun ang isa sa mga bagay na wala nagpa-realize sa akin. Until nandun ako sa loob ng kulungan at nalaman ko na, ay, ito pala yung ibig mangyari ng Panginoon Diyos sa akin. Although, naririnig ko na yan kay Coco nung panahon na nagsisuting kami ng ano, ng probinsyano, sabi ko rin. Madalas na may kukwento niya sa akin yung salitang, alam mo, Kuya July, ayoko rin mag-artista na eh, kasi yun narinig ko sa kanya. Pareho kami, habi, ayaw rin namin mag-artista, pero bakit nandito kami? Pero nung sabi niya na para bang na-involve niya sa ano, nagustuhan niya yung klase ng trabaho ito, sabi nga sa sarili ko, buti ka pa na-realize mo yan, samantalang ako, hindi ko na-realize na ito palang buhay na binigay sa atin ng Diyos. Eh, ano pala to? Dapat pala to usayan mo. Hindi ka lang dapat maging magaling na tao, kundi dapat maging mahusay kang tao. Isang, at mahalin mo muna yung sarili mo. Isa pa rin yun, pangalawang bagay na bago ako makulong. Hindi ko na pala minahalan sarili ko. Akala ko itong buong kasiyahan ng buong buhay ko ay parang isang larong alam kong matatapos rin. I had a dream na sabi ko at 60s, hindi na ako mai-involve sa anumang ano, sabi ko. Eh ito, 59 years old na ako nung nakulong ako eh. So, ibig sabihin, God knew na siguro talagang, hindi ka talaga titigil eh. Alam ko yan eh, para siguro yan yung thinking niya, no? Bibigyan ka tayo ng isang matinding leksyon. Isang matinding leksyon na talagang tutulungan kita, maituwid mo ang sarili mo. Maituwid ang sarili mo. Although, sa loob naman ng pinanggalingan ko, nakita ko naman yung buhay ng isang maluwal na buhay pa rin. Kahit anong sabihin natin bilang artista, sa loob naman, nire-respeto kami ng mga tao doon. Kaya nga, yung biyaya sinasabi nga ni Coco, ito yung biyaya na talagang saan tayo magpunta, mamahalin tayo ng tao. Oo nga, napatunayan ko hanggang sa nasa loob kami ng kulungan. Talagang minahal kami ng mga tao doon. At marunong ka rin naman makisama sa kanila. Ah, dahil isang bagay din yun. Siguro meron din naman akong naturalesa na marunong ako makisama rin. 2 years bago ka nakulong in 2018, may isa ring matinding nangyari sa'yo. You almost did not make it. Yes. Oo, kumbaga, oo nga, nakakaano. Diba? Kung tutuusin, binigyan ka ng pangalawang tsansa ng Diyos. Pag once na tinamaan ka ng aneurysm, bibihira ang nabubuhay. Para bang diba? Wala ka ng ibang pupuntahan, kundi either or. Maging yes. Gulay ka, correct. Or tuluyang ka na mawala. And isang malaking bagay na binuhay pa ako ng Panginoon Diyos. I found out na itong mga tao ay talagang nagpursige para sila maglabas ng pera para doon sa operasyon na dapat mangyari. Na inabot ng million-million din ang halaga. Yes, marami ang nagtulong-tulong. Isang agency. Well, so far, diba? Panahon na yun, di ko alam na ganun pala kadaming bumus na tulong sa... Uh-huh. Siyempre, ano ako, wala ako. I'm a living dead that time. Para bang unconscious na ako. Thanks God, at ito na nga nangyari. Nabuhay pa rin ako. Doon kami nagtaka na after almost 2 years, ito naman. Yun naman. Nakulong ka naman ang dahil sa droga. At masasabi ko lang dyan, napag-initan din naman ako. The fact na napapagamit ako, well, I'm using the word napapagamit is, hindi ko natural ang maging user ng bagay na yon. Pero, aminin natin na the moment na simula mo na, and then, nasusundan pa ng isa, dalawa, tatlo, then another isa, dalawa, tatlo, apat, and then there you go. Hindi ko alam na nawiwili na rin pala ako. Yung pagkaka-involved ko sa drugs is somehow, nag-ugat ito doon sa sinasabing tukhang. Nababanggit ang pangalan ko, ganun pala ang sa LGUs. Pagka pala nabanggit na yung pangalan mo sa tukhang, they will make it a point na talagang maano ka nila, mahuli ka. Under surveillance ka na at that time. Under surveillance ka. Mm-hmm. Okay, during that time, nung ako'y nahuli naman, nagkataong, ito palang aking driver, siya pala talaga hinahanap. Ano? Siya yung batuhulihin siya na at the same time, ay kasama ako. So, nangyari nun, di parang... Nadamay ka. Parang damay at the same time, gumawa ni isang affidavit ang kapulisan at ginawa ko main suspect.
ng you know, pagtitinda ng droga. Pushing. Which pushing, which is hindi naman ganoon ang istorya. In time na 'yon, nagkataon naman na talagang sa under surveillance na rin pala yung driver ko. Meron pa lang merong pinadala palit ulo. May nahuli na sila and then pinag-uusapan na nila na kung paano mauhuli yung driver ko. And it so happened si Willie Diaz kasama. So nung kasama si Willie Diaz, there you go. Kasama rin ako sa nahuli. Would this mean this is the first and the last, at yung droga ay sinusumpa mo na talaga? Dapat na, at my age, 64 na ako, para palagi ko, dapat talaga naman tumigil na ako sa ganung bisyo dahil kasi naranasan ko ng aneurysm, there you go, nabuhay pa ako. Sa isang bisyo na katuloy ng droga, ang aneurysm ang pinakamalapit na mangyayari sa isang gumagamit. Kasi may ugat natin, umihina, nagiging brittle. Uh-oh. Yung ugat mismo. Mm, yes. Pag nag-brittle na yon, doon umuputok ang mga ugat natin. Mm-mm. Kaya nagkakaroon ng aneurysm na rin. Oh, yeah. July, you got separated sa wife mo. Yeah. So, ilang taong kayong naging mag-asawa or nagsama? 5 years lang. Ah, 5 years lang. Five pero nagkaroon kayo ng isang anak. Yes. Ito yung kaisa-isa mong anak na si Carrie. Ana Carissa. Yeah. Diba, alam mo, swerte naman ni Carrie o Carissa, napakaswerte naman niya naregaluhan mo ng kotse, considering na kalalabas mo pa lang ng kulungan. As of now, parang 1 year and 4 months pala ako nakakalaya. Diba? Kumbaga, somehow, nagbigyan ko siya ng kotse niya dahil kasi nga nakita ko yung hirap ng isang babae na dalaga at na sumasakay lang sa Grab. Mm-hmm. Tapos papasok ng opisina na para bang gusto ko makita ng anak ko na para bang isang magandang ehemplo na hindi napabayaan na anak. By means of car, makikita niya yung another aspect ng buhay na tatrabaho siya, na komportable siyang nagtatrabaho. Ganun din. Alam mo, swerte mo, July. Kasi like, paglabas na paglabas mo ng kulungan, parang may nag-aantay ka agad sa iyong trabaho. Kaya nga sabi mo nga, parang si Lord talaga hindi ako pinabayaan. Kaya wag mo nang uulitin. Magagalit na si Lord sa iyo. Sobra ka na. Tsaka nung nasa loob ako ng kulungan, nakaalala ko nung sabi ko, covenant ba tawag doon? Yes, parang, yes. Sabi ko, Lord, pag ako ay bumalik pa, kunin nyo na lang ako, sabi ko. Total, nagkasala na naman ako. Ito na naman ako, bumabalik naman sa isang masamang gawain. Kunin nyo na lang ako, para di lang saan, di lang ulitin, kundi tuluyan ko ng matalikuran nitong bagay na ito. Actually, nakakatakot yung COVID-19 ko, sabi ko. Yes. Kailangan pangatawanan mo. Kinatakot ko ngayon tuloy na hindi na ako gagawa ng ganung klase. Dahil may promise ka. Yung covenant na yun na ginawa ko is talagang wholeheartedly na talagang yun ang gusto kong hindi na rin ako magbabago. Wow. Parang gano'n. Kumusta ang naging relasyon mo? Hindi ba nagkaroon ng hatred yung daughter mo sa'yo? Yung napangasawa ko, si Maricel, pinalaki niya yung bata na ano na mahalin ako eh. Yung mindset din ng bata, hindi rin siya nagtatanim. Nagkita kami after 5 years old siya nung hindi na ako nagpakita. And then, aneurysm days ko. Nung nakita niya. Tagal nun, ha? Tagal nun, oo. So, ibig sabihin, hindi ka naging ama sa anak mo? Somehow, kasi yung bonding, wala akong bonding na nabuo eh. Nakakapansin siya. 5 years old pa lang nun si Carissa, di ba? Oo. Hindi ko na nga lang tinatanong sa kanya, ano talaga nararamdaman niya. Paano ka bumabawi sa anak mo? Isang bagay na hindi ako nakakabawi sa kanya. Sila ang gumagawa ng paraan, katulad nung nakulong ako, dumadalaw pa sila. So, ibig sabihin, doon naiyak na ako sa kanila. Pinakita ko na yung kalabutan ng pagiging tao ko. Doon, humingi ako ng tawad sa kanila, doon sa loob mismo ng kulungan. Pati yung ex-wife mo, dumadalaw sa'yo? Kasi, obligadong kailangan samahan niya anak ko. Yun yung friendship namin ni Maricel. Na may bago ng pamilya, na may iba ng pamilya. Meron na siya, somebody na... Napakasalan din, ganun. Somehow, yung friendship naman namin buo pa rin. Tapos yung anak naman namin ay lumaking obedient. At may takot sa Diyos. Si mama kasi, ang dinan ko, si Marita Sobel. O ngayon lang natin nalaman yon. So, kumusta si Marita? Well, malakas pa si mama. Nagpipainting siya. Maganda yung mga paintings niya. Close ka pa rin naman sa mother-in-law mo. Oo. Napaka-supportive nga rin ni Mama Risa. Anong unang-unang ginawa mo pagkalabas mo ng kulungan?
nagmuni-muni lang yata ako muna. Hindi ka nagsimba, hindi ka nag, you know. Well, doon naman kasi sa loob ng kulungan, meron kaming ano eh. Member ako ng ano, ng born again doon kasi. Kaya hindi ko ugali ang magsimba. Okay. In a church, baga. Sabi mo, nagmuni-muni ka. Ano mga una mong plinano? Una kong plinano is yung health ko. Gusto kong sana gato ganyan. Hindi rin natuloy. May worry pa rin ako doon sa sinasabing aneurysm because may high blood ako eh. So, meron ako enlargement of the heart and etc. All the more na kailangan mo magpa-check up. Kaya kailangan ko I know na kailangan ko one of these dapat days. Dapat yearly yun. Before nagkanakulong, naandyan na si Direk Brillante, naandyan na si Coco Martin, tumutulong sa'yo. At sila rin ang unang tumulong sa'yo pagkalabas mo. Actually, oo nga, nakakagulat nga eh. Siguro somehow yung promises ng Panginoon, binibigay niya sa akin yung mga tao. Mga tamang taong nasa paligid ko dapat. The moment na lumabas ako doon, sila yung mga tamang taong agad umarap ko na. Sa'yo. Si Coco, na ang sabi niya, huwag ka mag-alala ko, Idulay. Basta pag ano eh, hindi ka mawawala sa akin. Yan ang pangako niya. So inilagay ka sa Batang Quiapo? Well, saka oo. Diba yung iba, medyo ano na yan, oh, nakulong na yan. Alam mo naman, judgmental ang tao, diba? By nature ng tao talaga, judgmental lang, diba? Totoo yun. Hindi nga nila alam yung kwento, ito na kaagad yung judgment eh. Oh yeah. And then, nakakaramdam ako nung parabang negative attitude na ano, isa akong loser. Well, somehow, hindi naman ako loser dahil kasi nga, God is there para malagi any aspect ng buhay ko, natutulungan niya ako. Like, for all I know, itong pagkakapas ako sa financing, it's Him na tumulong sa akin. Para wala kang regular job. Oo. Mahihirapan ka magpa-financing. Wala akong ITR, pero napasa ako. Ba't ganun? Well, it's a God's job, I guess. Hindi sinabi sa akin ni Cherry Pie eh. Ako, ikaw, Julio, huwag ko mag-isip na ikaw ay loser ka. I need to say that word para lang baka nakakalimot na naman ako. So, pag may word na loser, ang tingin ko loser ako ngayon, then, all of a sudden, mag-change yung mind ko, and then, kailangan maging winner ako. Tatlong taon at kalahating pagkakakulong mo, hindi madali yun. Was there a time na umiyak ka sa loob ng kulungan? Normal na rin siguro maiiyak ka sa sitwasyon. Napaiyak ako, kada makakaisip ako na para bang may dadalaw, biglang aalis. Naiiyak ako. Kailan ulit sila dadalaw sa iyo? Di ba parang tinatanong, sino kaya ang susunod na dadalaw sa akin? May dadalaw pa kaya? Ganun. Kasi kung lagi mo isipin na nagsisisi ka naman talaga, kasalanan ko kung ba't ako nakulong eh. At least ina-acknowledge mo. Oo, yung ganun tipo. Pero para iyakan ko yun, parang hindi ko maiyakan yun eh. Ang iniiyakan ko yung mga taong dadalaw tapos aalis na naman. Nalulungkot ako dahil kasi sila yung nakikita kong nalulungkot eh. For you. Oh, parang nahihiya na rin. Parang nahihiya tuloy sa sarili ko na ba't ako nakakakita ng taong nalulungkot para sa akin. Awang-awa ka sa sarili mo dahil napunta ka sa ganong sitwasyon. Yung nakulong ako, naawa ko sa sarili ko. Lumalaban naman ang sarili ko. Meron tag of war sa loob ng katawan ko na para bang malungkot ka rito. Mamaya, may panlaban ka sa... Na ano mo yung sarili mo na lumaban sa isang kalungkutan. Nagkagawa ko naman sa loob ng kulungan. Araw-araw may sinusulat akong bagay sa buhay ko. Araw-araw, nagda-diary. Ano sinusulat mo doon sa diary? Kung ano nalaman ang pakiramdam ko, yung ganoon tipo. Kung ano lang nararamdaman ko. May kasama bang hatred? May kasama disappointment? Iba't ibang mood. Mm-hmm. Iba't ibang tema yung aking isusulat eh. Diyos ko, ilang pages pala, araw-araw ako. Happy ko. Nasaan yun ngayon? Nasaan yung gaya? Yung iba na ano yun, sira, pero iba nandyan. Oo, lang. Oo, tinatago mo. Tapos, na-chismis or manasulat, naka-issue daw, may ganito ka na. Ay, dahil ako. Nga dun sa, ano, explain mo nga itong mga bato-bato na pinupulot mo well, kung saan-saan. Sige. Kasi sabi para nga nila. Para ma-clear once and for all. Yeah. Being an artist, meron kang paghuhugutan ng iyong pagiging artistry sa sarili mo, no? Marunong naman ako mag-drawing, marunong naman ako. May isa akong diniscover sa sarili ko na isang, I think it's an art for me. Dahil ang pinagbasihan ko yung, ano, yung ulap. Yes. Na ang ulap, pag tumingin ka sa ulap, maya-maya may nakakita ka isang image or images na parang painting ang effect. Yes. And since di man ako marunong mag-paint, so sabi ko sa sarili ko, ano kaya ang bagay na pwede kong i-manipula sa pagkatao ko na maging isang artist ang datingan ko. At ito na nga yung stone edging. Stonehenge. Para bang Stonehenge, yung bang stone, pinagpapatong-patong yes, mo, nakagawa ko ng images na ang tema ay parang tema ng ano ng clouds na
in all of a sudden, biglang may umagalaw na yung clouds ng kanya. There you go, nag-iiba na ng image. Na ganun din yung supposedly art ng Stonehenging na diniscover ko. Now, I realized na meron ang dami na palang gumagawa. Ang dami na palang noon na pagbintangan pa ako ng sisiraan na ako ng bait. So, pero nung araw, wala akong pakialam dahil kasi lumalabas yung pagiging artist ko in my own little way. At ito nga yung Stonehenging nga na... Pero meron ka pa niyang nakatago sa iyo? Wala na rin. Eh. Kasi any stones pwede mong gawin anytime. Yes, yes. So, ibig sabihin yung nakagawa na meron pang images. Image ng tao eh, na parang ito, may kamay, may paa, may ulo. Diba? Tapos may body. Yeah, exactly. Mga ganon. Yes, yes. Meron mong napagbigyan, katulad ni Ronnie Lazaro. Tinago nila, katulad ni Jojit. Basta si Jojit, ng Batang Quiapo, binigyan ko sila ng images dati ng, yes, ng bato. Right. Nasa kanila pa daw. Ganun tipo. Pero ikaw hindi ka nag-keep kahit isa lang. Oh, dahil kasi para bang naging stigma rin sa akin. Napagkamalan ako si Raul. Paano mo yun na-overcome yun? Niniwala man ako, it will die naturally. Yung isang bagay na pinupukol sa tao, later on, mawawala naman yung ganun. Ikaw lang po paniwala yun. Or baka masyado lang ako happy-go-lucky na tao na... Wala kang pakialam. Wala akong pakialam sa iisipin ng tao. Basta I'll do my way. Kung may magja-judge sa akin, let them judge. Any plans of marrying again in the future? Hindi na colorful ang buhay ko eh. Ito na naman ako, nagiging pessimistic na naman ako. Let it be na maging pessimistic muna ako. Sooner siguro, mababago rin yan. Yeah. Baka hindi mo palang nakikita or natatagpuan kung sino ganun. Man siya. Oo. Diba? Malay mo. May problem din ako sa mathematics ng who will die first. Kasi at 65, at 64, now, late, sooner 65 na ako, ang lalaki daw, at 66 na mamatay na daw. Ilang panahon na lang pala buhay. Paniniwala mo lang yun, paniniwala lang ng ibang tao. I mean, dapat ibahin mo. Well, ibahin mo, i-break mo yung paniniwala na yun. Ang naano ko na lang, yung magkaroon ako ng apo, ba't ganun? Pero having a child, at this time, para bang hindi ko na, hindi na priority hindi sa akin. Hindi na siguro yung having a child, kundi siguro companionship siguro. Ang companionship na gusto kong ma-improve is yung companionship ko sa aking daughter. Nagko-communicate every now and then. Pero yung seeing each other, physical, viral kasi, siya, full-time eh. Full-time na work niya eh. Pero fine time. Oo naman. Yeah. Meron naman, katulad nung itong May 10, meron siyang pinidus na isang event na siyang coordinator, siyang parang directress. Mm-hmm. So may pa rin talaga, kahit papano, related sa entertainment din yung anak mo, di ba? Oo, sama ako. July, anong isang bagay ang magpapaiyak sa'yo? Kasi recently, napaiyak ako na yun, ni Coco eh. Napaiyak ako doon sa isang idea na... Hindi sa eksena to, ha? Hindi sa eksena, doon sa sinabi niya. Tulad din sinabi sa'yo, nagkakaroon, no, meron akong pessimistic attitude na hindi ako believe sa sarili ko yun na. Yun ang kailangan tanggalin mo. Yun nga. Then, it came, ito nung dumating na yung role ko sa Batang Quiapo na as a gustos. At one point, may requirement ang isang character na kailangan ma-fill in ko. Ito yung matigas na pananalita. Meron akong diferensya ngayon sa amin. Parang malambot na ako magsalita ngayon. Yes, yung parang the role calls for a tough. Being a tough guy. Oh, no? A tough guy. So, minsan nag-usap kami ni Lorna Tolentino, sabi ni Lorna, ako for 3 years, naging ako eh. Naging masamang tao ako rin. Sa, no? Yes, hindi ko pa rin maalis-alis. Sabi ko, gano'n, right, no? Right. Sabi ko, ako naman, for 3 years and a half, naging mabait akong tao. Sabi ko, kaya nahirapan ako maging salbahe ngayon. So anyway, at one point, kung ba't ko nasabi, napayak ako na Coco, it's because gumawa na akong letter sa kanya, parang hindi ko kaya ata yung requirements ng role. Sabi ko, baka pwede ibigay nila na sa iba. Nagre-request ako. Maski tauhan na lang ako ni Augusto, sabi ko gano'n. They had a meeting, at kinusida nila yung request ko. And yun nga, sabi ni Coco, hindi, kaya ni Kuya July yan. Ano lang yan si July? Napasobra lang yan sa pahinga. Parang gano'n. Tapos sabi ko, pasensya ka na. Ito ganyan, ganyan, ganyan. Sabi ni gano'n. Hindi, Kuya July, kaya mo yan. Gulat ako sa'yo. Sabi ko, gaganyan, sinusuportahan mo ako. Sabi ko. Tapos napiyak na ako. Ganun idea na nakakita ka ng isang taong napaka... matulungin. Ayun, mapapaluha ako sa isang taong matulungin na tao. Yung ganung klaseng pusong meron ang isang tao ay kinaiinggit ko. Ah, sana naging ganun din ako. Parang ganun ba? Kaya mo naman gawin eh. Oh, well. Si Coco yung tipong tao na lahat tinitingnan niya
in an aspect na para ba lahat ay kung pwede makatulong siya, tutulong siya. At hindi ka pinabayaan kahit nung nasa loob ka? Oo. Bigyan pa nga niya ako ng tibig malaki. Sa loob? Sa loob. Talaga? Ano yung iniwan mo doon? Iniwan ko lang doon. Iniwan mo lang doon para na rin sa mga ano mo dating kasamahan. As an actor, may frustration ka ba bilang aktor? Wala na akong pangarap pa na maging awardee pa. Nainis ka na pa. Ito na naman ako. Napaka-pessimistic ka naman ang views ko sa buhay. No? Well, somehow, yung pa rin ang gusto ko sana mangyari. Na, somehow, malay mo, di ba? Meron pa rin pagkakataon ako na maging best of the best. Man lang, matatawag ko sarili ko. Anong mensahe at gusto mong i-share sa mga nanonood sa atin, lalo ng mga kabataan? Isang bagay ang dapat niyo maintindihan somehow. Sa naririnig niyong story ng buhay ko, ay sana nawang halimbawa ako. Kung kayo man ay nasa isang bisyo na akala ninyo ay yun ang iyong gamot sa pagkatao ninyo, paligay ko, lumayo na kayo doon kasi walang magandang idudulot sa inyo. Katulad in my case, mabuti nilang nabubuhay pa ako. Ano man susobra ay maaaring hindi magandang maging resulta nito. Baka mamaya hindi na kayo makalis doon. Ako, mabuti ako, nakalis na ako doon. Ngayon ang problem ko na lagi yung pagiging negatibo ko. Sana mawala na lang yun. Mensahe mo sa lahat. Hala. Yung mga nagmamahal sa'yo hanggang ngayon. Ako pala ay dapat palang humingi ng paumanhin at pagpasalamat na rin sa mga taong minsan na-involve kayo nung ako'y binuhay ng Panginoon Diyos, nung ako ay nagkaroon aneurysm. Marami sa inyo nakatulong sa akin at hindi ko alam kung sino-sino kayo. Ang daming dumating na biyaya na nanggagaling sa mga bulsa ninyo. Sa mga bagay na yon, ay gusto kong kung sino man kayo, maraming salamat sa inyo. At ang mensahe ko sa'yo, sana magtuloy-tuloy ang iyong karera, okay. Pagbutihan mo ang trabaho mo, at never, never again, nababalikan mo ang bisyo. Yeah. Diba? Yun, paulit-ulit kong sinasabi sa'yo, mahalin mo muna ang sarili mo. Yeah. Uh-oh. Okay? Pero bago kita pasalamatan, Julio, please allow me to thank my personal sponsors. Maraming salamat sa Pandan Asian Cafe. Thank you so much, Alvin, Dennis, and of course, Roland, Everbel Lena, Hello Glow, Most View from Japan, Beauty Derm, Nutritech, maraming salamat Josh de la Luna, Aficionado by Joel Cruz, Eris Beauty Care, Vanilla Skin Clinic at Robinson's Magnolia, Mesa Tomas Morato, Richie's Kitchen by Richie Ang, Nessa Stila Salon for my hair and makeup, Gandang Rick Reyes, Chatos Hugay Jimenez, Bebot Santos of Polaretti Clothing, Studio Manila, Manila Bulletin, maraming salamat, and of course, Jeffrey Jimenez dyan sa Amerika, maraming salamat. At sa lahat po ng sumusuporta at sumusubaybay sa TikTok with Astra Amoyo. Every Friday po yan, huwag niyong kakaligtaan, mag-subscribe, mag-like, mag-share, and hit the bell icon of TikTok with Astra Amoyo. And of course, July, it was really a pleasure na makakwentuhan ka at ma-share mo sa aming lahat ang iyong naging buhay, naging karanasan na I'm sure paghuhugutan naming lahat ng leksyon, ng inspirasyon. Thank you. Bukod sa Batang Quiapo, projects. Mamay story. Okay. True to life story, Jerry Craval. Yes, diba? Sa buhay na mismo ni Mayor Mamay. Mayor Demi. Mamay, oh. Yes. Marcos Mamay. Marcos Mamay, yes. And then, of course, itong Batang Quiapo. Other than that, wala, di mo na tumatanggap. Dahil kasi nga. Oo, di ba? I'm so happy for you. Thank you for Rita. Sana magtuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang iyong trabaho in this industry because the industry loves you. Thank you. Ramdam ko naman yung maraming salamat sa inyo. With that, mga kaibigan, hanggang sa muli, dito lamang po sa TikTok with Astra Amoyo. God bless us all.